Magandang buhay mga Repa Pips dyan at pare ko yo. So nagbabalik na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So guys, ngayon magpapa-check tayo ng nakikita nyo naman nasa harapan natin ngayon, ang Aeroic Thunder X6. Dito yan syempre sa Taurus Bike Shop. So ibabike-check natin to. Titingnan natin kung ano yung pinagkaiba nito doon sa dati nating na bike check na Aeroic Thunder X6. Kung hindi ako nagkakamali guys, way back to April pa yata yon. So titingnan natin kung may nagbago ba rito, kung may nag-improve ba. So che-checkin din natin kung sulit ba yung presyo para sa piyesang makikita natin dito sa ating ibabike check na Aeroic Thunder X6. Ngayon kung naghahanap ka ng bike na medyo wala kang planong mag-upgrade at sa tingin mo hindi ka na kailangan magpalit ng piyesa, so tamang-tama sa'yo ang video na to dahil napakaganda ng piyesa nito nakikita sa Aeroic Thunder X6. So matagal-tagal or kahit pa sabihin na natin na hindi mo na kailangan palitan ng piyesa nitong Thunder X6 na to. So wala na tayong intro guys, sisimulan natin ang bike check video ng Aeroic Thunder X6. So yan ang mga pare ko, yung Repa Pips, ang ating iba bike check, ang Aeroic Thunder X6. Ayan. So sisimulan natin ang bike check syempre sa kanyang frame. So kung makikita mo ang frame natin guys or Repa Pips ay glossy blue. Ayan, smooth welding pagdating dito sa may bandang top tube. Ang ganda guys, so kumikinang-kinang pa. Wow, ang sarap imasin ito guys. Then smooth welding pa rin dito. At meron ditong maliit na sabihin na natin support para dito sa C-tube. Ayan, maliit lang siya guys. Para may bukol lang oh. Para may sis. Siyempre dito guys, hindi yan smooth welding. Karamihan sa man sa mountain bike na frame. Pagdating dito sa may bandang baba, marami kang makikita uod ng pagkaka-welding. At kung mapapansin mo, yung decals nito guys, itong Aeroic na to, kulay silver. So pag kinapa mo siya, parang siyang sticker. So pag tinignan ko, akala ko anong una guys, nung una ko nakita to sticker eh. Pero hindi, mukhang ano to, pintura. Na naka-top coat siya guys. Mukhang makapal yung pagkaka-top coat nito. Then dito sa may bandang top tube, meron tayong nakasulat dito na mountain bike. So ito ang water decals guys, itong kulay itim nito. At dito ganun din, yung pagka-silver nito, para lang din siyang sticker. Right? The word. So napakalaki ng word na yun pag sinakyan mo. By the way, highway guys, ang frame nga pala nito ay 16.5 medium yun guys. So kung naghahanap ka ng frame na medium, tama-tama tayo sa guys, 16.5. At the same time, yung timbang nito guys, magugulat kayo, napakagaang nito. 12.60 kilograms. So ang gaang para sa mountain bike. So diba? Balik tayo dito sa kanyang frame. Itong seat tube nyo guys, medyo mataba. Ayan, kaya siya nagmataba kasi nga mataba yung seat po. So dadating tayo dyan guys. Then ito pagdating dito sa seat stay, wala siyang bridge. Ayan, nung nakita ko to guys, malayo yung clearance nung gulong dito sa seat tube. So palagay ko kakasya ang 29er dito. Hindi ko lang ano, pero hindi ko sure ha. Pero palagay ko lang ha, kasya kasi layo. Ayan, at manipis pa yung gulong niya, so malaki yung clearance. Ayan, ang laki ng clearance guys oh. So siguro mga 20 mm, so pwede ka pang maglagay ng makapal na gulong dito. Ayan, so pa-comment naman ako guys kung meron na kayong Aeroic X6 dyan na naglagay kayo ng 29 na gulong. Ganon din dito sa chainstay niya guys, malayo pa rin yung clearance niya, tapos dito malayo din ang clearance. Ayan, wala siyang bridge. Ayan oh. So may mga nagtatanong sa akin, matibay daw ba yung frame pag walang bridge? So unang-una guys, hindi naman gagawin to ng Aeroic nang hindi papasa sa quality control nila. So matibay yan kahit walang yung bridge. Ayan. Yung chainstay niya guys, ang kapal. Then pakitid na dito. Mayroon pa rin yung water decals dito sa dito. Siyempre yung dropout niya napapalitan. At ito interesting niya guys. Oh. Yung pagdating dito, yung chainstay niya, ayan o, flat na ano to, flat. Ayan, na may butas. Ang ganda nung dito niya, ang ganda na itsura. Sana sinagad na hanggang dun. Yung ganitong itsura nung bakal, o. Oh. At, meron ako nakikita dito yung stopper or daanan ng kable. Ayan, para sa mga gustong maglagay ng FD or magpa-2x or 3x ng kanilang crankset. Kasi naka-1x pa lang tayo. Ayan. So, dito dumaan yung kable ng hydraulic brake sa may bandang ilalim. Ayan, medyo nakatago. Hindi pala guys, RD pala to. Ito yung hydraulic brakes. Yan. So naka-internal cabling na rin siya guys, isa. Tapos tingnan natin sa kabila, may bakante yan na isa.
Ayan, iniintay niya yung forever niya. Ayan, baka ikaw na yung forever niya, no? Dalhin, punta ka na agad dito. So, baka auntie, ha, para yan sa FD kung gusto mo maglagay. Ayan. At syempre, dito tayo ngayon sa head tube niya, guys. Tapered. Ayan, no? Na may logo ng Aeroic. Hindi ko malaman kung anong itsura ng logo niyo. Ayan. Kung hindi ko nagkakamali, guys, integrated ball bearing pa rin ito. At punta tayo dito sa kanyang fork. Ang fork niya, guys, ay suspend air fork. Ayan. Air fork yan. Hindi, air fork pala. Hindi air fork. At yung kanyang lockout, guys, ayan, may fine tuning siya. So, bilangin natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, bahala ka kung gano'ng katigas yung gusto mo. Ito, totally close. Open. Manual lockout yan, pero pwedeng half, pwedeng 1/4, pwedeng 1/8 lang. So, di bahala ka kung gano'ng. Tapos, syempre, dito sa kabila, meron tayong valve cover. So, dito mo hahanginan ng hangin ang iyong suspension fork. So, depende ang PSI. Doon, syempre, sasakay. Check nyo yung inyong kilogram. Tapos, meron kayo makikita ditong graph or guide kung ilang PSI ang iyong ilalagay dito sa iyong airport. Ayan. So, nagbabago kasi yan eh. Ayan. Kagaya ko, 57 kilogram. Ayan. Hanapin mo lang yung kilogram mo dito. Ayun, nandito ako ngayon sa 54. Pwede na ako sa 54. Ayan. So, 120. Ayan. So, PSI niya ay pwede na ako, guys, sa ano, sa 55 to 72 PSI. Yan. So, ganun lang, guys. Check nyo yung kilogram nyo. Yan. Siyempre, alloy yung ating crown, alloy yung arc, alloy yung lower. Ang ganda na to. Tapos, 118mm yung kanyang travel ng kanyang extension. Tapos, meron tayo ditong rubber. Indicator to ng iyong sag. So, yung ano, yung pagbaba ng iyong suspension fork. Yan. So, pwede na sa akin yung half. Hanggang half. Yan, checkin nyo lang. Dito nyo maka-adjust yan, no? Yan. Siyempre, meron yung sticker ng Aeroic Air. Yan, no? So, Aeroic ang frame, Aeroic ang fork. So, term na yan dapat. Yan. At siyempre, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya, medyo payat siya ng konti compared sa mga nakikita nating hubs. Payat yun dito nyo. Itong pinaka-loob. Yan. Made of alloy yan, siyempre. Yan. Na may tatak na Aeroic. Ayun, Aeroic din, no? Yan. Seal bearing to, guys. Sure na ako doon. Seal bearing na to, Lodi. Quick release, Lodi. Bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ayan, baka lang kating spokes. Double wall alloy na rim. Na may sticker na ano to? Seri? Tingnan natin, guys. Hindi ko mabase. Series. 32 holes, 27.5 inch. Hindi ko mabasa kung ano. MTB, guys. Ayan. So, yun lang yung nakikita ko dun sa striker. Pero palagay ko, Aeroic din yung kanyang rims. At yung gulong natin, guys, matagal-tagal kung hindi nakakita tong gulong na to, na CST All Terrain. Ayan. Matagal-tagal na rin dahil hindi nakapag bike check ng ganitong bike na ang gulong ay CST. Tapos, ang size niya, guys, ay 27.5 by 2.10. Tapos, yan. Kagaya nung nasabi ko, guys, all-terrain na to, guys. Maliliit yung spokes niya, guys, oh. Tapos, hindi siya ganun kataba. Yan. Tama lang para sa akin to. Yan. CST Sports. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Aeroic na hubs. Alloy Lodi. 32 holes. Quick release. Sealed bearing Lodi. Bakal lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Yan. At CST all-terrain na gulong. At may nakalagay na CST Sport. So, hindi mo mapagkakaila na CST yung gulong mo. At 27.5 by 2.10 yung kanyang itong interior, exterior na gulong. Ayan. At dito tayo ngayon sa cogs. Yung cogs niya, ang ganda ng kulay niya, silver na silver, na may tatak na sugek. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed to, guys. 11 to 36. Ayan, laban na to, guys. Tandaan, wala sa bike yan. Nasa pumipidal yan. Pero minsan, nasa bike din. Biglang bawi, ano?
At ang RD natin, guys, ang ganda nito. Shimano, Diore, laban to, guys. Panalo. Uy, may clutch. Ayan, guys, oh. May clutch na siya, on, off. Wow, panalo. Tapos, yung pulley niya, guys, plastic, standard size. Ayan, standard size lang yan. Ang ganda na to. Sana all naka-Diore. At ang kadena natin, guys, KMC. Ayan, KMC na X10. So, 10 speed. At dito tayo ngayon sa crankset niya. Pro Wheel MPL, 170mm. Made of alloy yan, guys. Hollow tech. Removable chainring. Yung chainring niya, guys, ay bakal narrow white. Ayan, 34 teeth. Ayan, ang ganda nito, guys, promise. At syempre, dito tayo ngayon sa seat clamp. Made of alloy yung ating seat clamp na may mata, oh. Ayan. At ang ating seat post, guys, made of alloy pa rin yan. 31.6, 350mm ang haba. Ang taba nito sa mga mahilig sa mataba at mahaba. Tamang-tama sa inyo to na may setback siya, guys. Ayan, may setback. Ito yung nahanap ko na seat post, eh. At yung pedal niya, guys, maliit. Ayan, oh. Maliit lang siya. Na halong hard plastic saka bakal itong gilid na to. Yeah, may reflectorized ball bearing to, guys. Meron akong video para mag-maintain yan. Yan, di naman agad-agad masisira yan, eh. Alagaan lang. Syempre dito tayo sa Aeroic na upuan, ayan, may Aeroic. Yeah, may butas dito. Yan, labasan ng utot yan sa kadaluyan ng ihi mo yan. Pero so pasukan na rin ng hangin yan para lumamig yung iyong puwet. Yan. At makapal yung kanyang foam, guys, para sa akin, na malambot. Ayan, guys, oh. Ayan, hindi siya ganun kalapad. Okay lang, oh. Kita niyo yung kamay ko, oh. Ayan. Tapos, hindi siya ganun kahaba. Ayan. Wala naman sa haba yan, eh. Saka sa taba. Nasa performance yan. Ayan. At syempre, dito tayo ngayon sa handlebar. Ito yung nahanap ko na handlebar, guys. Gustong-gusto ko yung ganitong handlebar. Naka-box sweep siya. So, kung titingnan mo, nandito yung pinaka-ano lang yan. Ayan, naka-box sweep siya. 720mm yung haba. Made of alloy na may tatak na Aeroic. Ayan, 6061 made of alloy. Yung stem niya, guys, ganun pa rin. Aeroic pa rin yan, na ang tawag ko dyan ay kamao stem. Ayan, nakababa kasi siya. So, hindi mo siya pwedeng baliktarin. Baka magmukhang positive. Ang pangit ng tingnan yun. Ayan, made of alloy, 60mm lang pala, guys. 60mm na stem. Tapos yung spacer niya, guys, tatlong 10mm. Tapos, oy, ang ganda ng dust cap niya, guys. Neko, alloy din, oh. Alloy din to. Tapos yung top cap niya, guys, Neko pa rin. So, ibig sabihin, ang headset natin ay gawa ng Neko. Yan. At dito tayo ngayon sa grip. Yung grip niya, guys, gomang-goma. Tapos mayroon dito yung palm rest. Masarap kaya, oh, sarap kaya to. Parang masarap gumamit ng handlebar na may ganito. Ayan. Ano yung pinagkaiba sa feeling, ano? Syempre, ang kanyang shifter, ayan, Diore, Shimano. Wala siyang number. So, walang indicator, guys. So, manghuhula na lang tayo. Tatansyahin nyo na lang kung anong speed na kayo. Tapos, tingnan natin, push, pull. Ayan, push, pull. So, ang hirap kasi kung ipupull mo rito, eh. Push, push. Ah, pwede siyang push, push, guys. Pero, pinakamadali na dyan, yung push, pull. Ayan, o. Oh. Pupull mo rito. Ayan. Ganda nito, guys. Naka-Shimano Diore, oh. Oh. Siyempre, yung hydraulic brakes niya, guys, super link. Akala ko super twins, eh, no? Yung super link niya, guys, parang camros. Kamukha siya ng camros. Na natatanggal siya kahit hindi mo natanggalin ito, oh. May pivot point dito. Yan, naiikot siyang ganon. Pwede mo siyang tanggalin. Tapos, three finger. Ayan, guys, oh. Three finger. Sa mga mahilig mag-ano dyan, mag-three finger dyan, oh. Yan. Syempre, sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1x lang yan. At dito tayo ngayon sa rotor niya. Itong harapan niya, guys, naka post mount. Syempre, super link pa rin ang caliper natin. Yan. Tingnan natin kung napapalitan yung brake pad. Ah, hindi. So, kailangan mong tanggalin to, guys, para mapalitan mo yung brake pad. Yan. Tapos dito siya nilalagyan or pwede mong i-bleed dito sa may bandang. So, safe na safe. Pag tinanggal mo yan, hindi tatapon. Napaka-safe dito, guys. Oh. Yung iba kasi nasa gilid, nasa baba. Ito, madali na. So, kung magdadagdag ka, siguro dito ako nalang magdagdag. Para hindi natatapon.
Yan. At syempre, ang rotor natin ay 160 mm na rotor, yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga built bikes. At dito tayo sa kabila. Sa kabila, ganun pa rin guys, naka-post mount, super link pa rin. Dito naman guys, nasa baba yung bleeding. Eto, nasa baba, medyo tatapon yan. Medyo manghihirapan ka lang. Yan. At syempre, medyo nakaharang itong ano, nakaharang itong seat stay doon sa tornilyo ng caliper dito. Ang hirap, mahihirapan tayong pihitin to, nakaharang kasi oh. So yun lang yung masasabi ko dito guys. Tapos meron butas dito, siguro lalagyanan to ng stand. So para sa akin, lagyan nyo ng stand yung bike nyo kasi pag bumagsak yan, masakit pag nakita nyo nagasgasan. Ah, di ba? Medyo mawawala nga lang yung forma ng inyong bike pero safe. Hindi na kayo mamuproblema kung saan-saan nyo itatayo. Yung rotor niya guys, ganun pa rin, 160 mm na rotor sa likod. May nakatatak na TN. Hindi ko alam kung ano yung TN na yan guys. Ito yung kabila ng crank arm niya guys. 170 mm pa rin. Yan, made of alloy yan. Siyempre hindi mawawala yung lalagyanan natin ng inumin. Ayan, yung malamig natin na inumin. So pwede ka maglagay ng ano dyan, Pocari Sweat, Gatorade, o kaya tubig. Pwede rin, maglagay ka beer, malamig na beer, ano? So palagay ko guys, wala na tayo nakalimutan. Sulyapan natin ulit ito, ang ganda oh. Panalo, thumbs up tayo rito. Mga pare ko at Repa Pip, so ito yung ating bike check na Aeroic Thunder X6. So nagkakalaga nga pala ito guys ng 18,600 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, tumatanggap nga pala sila dito guys ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugang bike. So napakadami pa nilang bike dito yan guys. So mga nakasabi ito, magpapasko na parang ano, parang palamuti eh. So ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gustong mag-avail nitong Aeroic Thunder X6. Ano. Ganito na lang guys ang ating video. Siyempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 7,000 na tayo guys. Konting-konting kembot na lang. Magse 7,000 na tayo. Ang ganyan. Ganito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na bike check videos. Paalam. Bye-bye.